Pinamagatan ko itong Yamashita Treasure, ang Lapidang Ginto, Lecture and Guide number 34. Kaya ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan sa content na ito. Saan ba ito mahanap ang lapidang ito? Lapidang Ginto, mga ka-teach. Ayan, at gaano kalalim ang mga ganitong sistema sa pagbaon. Pero bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Code Reader MMS. Dito lang yan, mga madam at mga sir, para updated kayo sa mga bago nating lecture and guide tulad nito. At ganun din sa YouTube channel kong Code Reader Official. Mag-like and follow lang dito sa mga gilid, mga ka-teach. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, para sa mga gustong magpabasa ng mga signs sa area ninyo, huwag kaligtaan at huwag kalimutan ang mechanic na ito. Ayan, mga ka-teach, sundin lang ninyo kung ano ang nakasulat sa mechanic na ito. Dahil pag hindi ninyo masusunod ito, hindi talaga mababasa ang mga sign sa area ninyo kung saan pinapasa ninyo sa akin. Ganun lang kasimple, mga ka-teach. Pakisunod lang nito. Kaya umpisahan na natin ang content na ito. Pinamagatan ko itong Lapidang Ginto, Lecture and Guide. Ayan. Pero kung matatandaan ninyo, mga ka-teach, bihira lang ako na nagbabanggit ng Yamashita Treasure. Subalit, nagdidepende yan sa mga area at kung ano ang makukuha ninyo sa ilalim, tulad dito sa Lapidang Ginto na ito. Ibig kong sabihin, pasok ito sa Yamashita Treasure Imperial Site, kung saan sinasabi ng karamihan na may 145 Imperial Site or 170 mahigit Imperial Site. Ito yung mga treasure site or mga malalaking kampo ng mga Hapon kung saan tinago nila ang mga kayamanan, mga ka-teens. At dito tayo sa pang number 1, base ito sa tinuro sa akin ng mentor ko. Dalawa lang ang ipapaliwanag ko sa inyo, mga ka-teach. Ang number 1, base sa tinuro sa akin ng mentor ko. Ang number 2 ay isishare ko, ibabahagi ko ang mga idea base sa actual na experience ko at saka sa kagrupo namin. Ayan, yun ang number 2 natin. Kaya unahin na natin ang number 1, mga ka-teach. Nandito ang ginawa kong illustration para masundan talaga ninyo ang mga simple lecture kong ito. Ayan. Mga lapidayan, mga ka-teach. Ngayon, base sa sinabi sa akin ng mentor ko, kung sakaling maka-encounter kayo ng hukay ninyo, sa hukay ninyo maka-encounter kayo ng Lapidang Ginto na tulad nito, nangangahulugan ito, mga ka-teach, na tulad niyan, nakadikit sa pader, natamaan ninyo. Nangangahulugan ito na malaki ang deposit sa area kung saan natamaan ninyo sa pagkukay ninyo. Subalit, ang lapidang yan ay ginto na yan, mga ka-teach. Nakalagay dyan kung sino ang general na nagbaon at ano ang mga laman sa ilalim. Para na siyang stone map. Pero hindi siya bato, gawa siya ng ginto. Detalyado yan, mga ka-teach. Sulat Hapon. Yan ang pagkasabi sa akin ng mentor ko. Subalit, ang pagkasabi niya, ulitin ko ulit, malaking deposito ang nakalagay sa ilalim sa mga tunnel na pinagbaunan nila noong World War II. Yan ang pagkasabi niya. Pero doon pa lang sa lapidang iyon ay pira na yon, mga ka-teach. Yan ang number 1 natin. Ngayon, dito naman tayo sa pinaka number 2. Base sa experience ng grupo namin or kagrupo ko,
nung panahon na yon, hindi nila ako na o hindi ako nakasama sa exploration nila dahil medyo malayo ang lugar at saka critical. Subalit ang grupo nila, may kasama silang Japanese treasure hunter kung saan may dalang mapa. Pero inimbitahan nila ako na isama, mga katiits. Nasa kalagitnaan ng bundok yon. Ganito ang forma, mga katiits, sa bundok. Dito nila binira ang mismong entrada. Isulat talaga natin para maintindihan ninyo. Paislant, pailalim. Tinunod nila ang utos ng financier nila na hapon na treasure hunter at may dala pang mapa. Ayan. Pagdating sa island na ito, hindi bababa ito, mga katiits, ng 75 bago nila na abot ang elevation ng area, ang elevation ng lupa sa paana ng bundok. Ibig kong sabihin, dito ang level ng paana ng bundok. Ayan. Ngayon, dahil nag-island sila at dito sila bumanat sa kalagitnaan ng bundok, 75 feet island, sabay down na sila, mga katiits, ng 90 feet under kung saan natamaan nila ang tatlong manhole. Manhole yan na nakatayo, gawa siya ng siminto, mga katiits. Ayan. Ibig sabihin 90 plus tatlong manhole na tag 8 feet ang 90 feet, 8 feet ang taas nito, tatlo, 24, i-plus mo ng 90, ibig sabihin nasa 114 feet. Ayan, sa kalagitnaan ng manhole na ito, mga katiits, doon nakadikit na ang or doon nakadikit ang lapidang ginto, mga katiits, na tulad talaga nito. Ayan. Nagtaka sila bakit ang manhole na yon na may lawak na makapasok lang daw ang dalawang tao, mga katiits, sa kalagitnaan, hindi bababa ng 4.5 feet to 5 feet pabilog, mga katiits. Dinikitan siya ng lapidang ginto na may laki na 2 feet by 1 feet and a half. Ayan, nakatayo, mga katiits, at may kapal na 1/4 inch. Kinuha nila dahil sinabi ng treasure hunter na hapon nakasama nila at yun pang financier na natamaan na natin ang pinaka lapida na ginto. Pero nung inangat na nila, tinanggal, nasa 32 kilos to 36 kilos, mga katits, ang pagkasabi niya sa akin, at 14 carats. Ayan. Dahil kinuha ng financier at dinala. Subalit, binigyan pa rin sila, mga katits, nagkaroon pa rin sila ng share doon. Pero hindi lang nila natuloy ang project na yon dahil nagkasakit ang hapon, mga katiits, at bumalik sa Japan at namatay. Kaya ang pagkakaintindi niya base sa sinabi sa hapon sa kanya, dahil siya ang team leader, nasa kalagitnaan pa sila, mga katiits, ng mismong deposito sa ilalim. Ibig sabihin nasa 114, kung i-exist natin to ang drip nila na 75 feet, nasa mahigit kulang-kulang 228 feet, mga katits, ang mismong target sa ilalim. Kaya ganun pa man, nakakuha pa rin sila. Subalit hindi lang natuloy dahil namatay ang hapon dahil nagkasakit. Minsan kasi
sumasama kasi ang hapon sa ilalim. Eh matanda na, maghapon nalalamigan, doon nag-umpisa ang sakit niya na inuubos siya mga katids. Lalo na pagdating sa taas, mainit. Pagdating sa ilalim, malamig. Matanda na siya, kaya nagkasakit siya mga katids. At ang pangalawa naman na karanasan ko, Luzon area yon. Sinama ako ng pinanser ko sa isang area kung saan may i-operate sana kami na ganitong plastada mga katids. Malayo sa dagat yon. Ngayon, ang kampo ng hapon nandito sa area na ito, pinakapatag niya, na may lawak na hindi bababa ng 10 to 15 hectares. Tansya-tansya ko lang, patag yan mga katids. At ang may-ari ng lupa na pinuntahan namin dito banda sa bundok na ito. Ayan. Bali, aksidenteng nabutas ng may-ari ng lupa sa paggawa niya ng CR ang tunnel na dito banda mga katids. Ayan, dahil dyan ang lupa niya, padown yan, na may lalim na 180 feet na hulog ang bara niya. Nasa 7 feet lang mga katids. Nagtataka yung may-ari ng lupa dahil biglang lumalagabok na. At pagbutas niya, biglang lumusot ang bara niya diretso sa ilalim. Kaya natakot siya. Nagtawag siya ng unang grupo na una sa amin yon, na treasure hunter. Ngayon pagdating nila sa grupo na yon na tinawag ng may-ari ng lupa na nauna sa amin, binaba mga katids, kung saan pagdating sa ilalim maluwag ang ispis. Parang ganito siya mga katids. Ayan, maluwag ang ispis. Ayan. At simentado yan mga katiits. Yun lang ang pinagtataka. Bakit simentado yan? Ulitan natin para maintindihan talaga ninyo mga katiits. Dahil ako man gustong i-operate yun. Ayan, umami tayo ng puting kulay. Ayan, simentado yan. Papunta dito sa gilid. Down 180 feet yan. At may tayo ito na 14 feet itong tayong ito. Ayan. Ngayon pagdating dito sa gitna ng butas na ito mga katiits, alam niyo ba yung bathtub or parang jacuzzi? Ayan, na may lawak lang ng 6 feet by 6 feet paoblong, para siyang bathtub talaga mga katiits. May nakalagay na espada ng hapon. Ayan, yan nakalagay, tinusok dahil may buhangin. Ngayon buhangin yan, ito yung espada natusok. Ngayon dahil may intersection dito mga katids, papunta dyan, may intersection, tatlong intersection yan mga katids, daanan yan sa loob na yan, sa ilalim tatlo, makapasok ang isang jeep mga katids. Malaki yan. Ayan, tatlo yan. Isa pa dito sa kabilang side. Dito sa kanto ng intersection, dito nakalagay ang lapida na ginto. Pero ang pagkasabi ng may-ari ng lupa, kalahati daw. Parang ganito siya mga katiits. Ayan, ang kalahati. Ito silver. Ang sa baba ginto, pero nasa 14 carats lang din. Ngayon, ang nangyari doon mga katids, dahil nagmamadali ang treasure hunter na yon, na unang hinire niya, dahil nakakita lang ng ginto, kinuha na nila ang ginto, na lapida at ang espada. Sabay balik na sila sa taas at tinurn over ng may-ari ng lupa. Ang ginawa mga katids, pininta nila at pinaghati-hatian. Kalaunan, umabot ng isang taon, hindi bumalik yung grupong bumaba, yung unang grupo. Kaya
naghanap ang may-ari ng lupa kung sino ang mag-finance. Kaya yung mismong financier ko ang nakilala niya. Pero may parang middleman ang may-ari ng lupa at yun ang pinakausap sa financier ko. At yung financier ko naman, tinawag ako at pinuntahan namin ang area, mga katiits. Ngayon, nakita ko ang area, ganito talaga, mga katiits. Malaking bundok yan. Maraming kabahayan. Paganyan, paplat, papatag, tapos paakyat. Bali, ito ang kampo ng hapon na hindi bababa ng 10 hektarya, mahigit. At dito banda, nakapisto ang bahay na i-operate namin. Napagkasundoan nila bago buksan ang butas na yon. Mag-down muna ang may-ari ng lupa. Ang financier ko pala, mag-down muna ng 1M or 1 million. I-down niya bago namin i-operate. Bigyan muna niya ang may-ari ng lupa. Pumayag naman ang financier, mga katids. Pero napagkasundoan na isang linggo muna dahil maglilikom kami ng mga kasamahan naming abantero or taga-hukay. Kaya nagpatakbo ang financier ko ng tauhan niya na pupunta doon sa Bicol para kukuha ng mga digger o taga-hukay. 10 katao, mga katiits. Ang naging problema lang, wala pa 4 na araw, biglang tumawag sa akin yung kanang kamay ng may-ari ng lupa. Ang sabi niya, sabihan mo ang financier mo na gawin ng 3, ulitin natin para maintindihan talaga niyo, mga kids. Gawin na ng 3 million ang i-down dahil yun ang sabi ng may-ari ng lupa. Kaya pinuntahan ko ang financier ko at sinabi na yun na ang hinihingi nila. Tinawagan ng financier ko, sarapan ko ang kanang kamay at yun din ang sinabi, mga katiits. 3 million na ang i-down bago namin i-operate. Kaya yun, nagalit ang financier ko at hindi na natuloy ang project na yun, mga katiits. Maganda sana yun. Kaso hindi ko lang alam bakit nagbago ang plano ng may-ari ng lupa. Ayun, mga katiits, base yan sa experience ko. Kaya kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong plastada sa ilalim, mga katiits, nangangahulugan pa ito na medyo malalim-lalim talaga ang hahanapin ninyong malaking deposit sa ilalim dahil nasa kalagitnaan pa kayo, mga katiits. Ayan, pero sigurado talaga na malalaking load or malalaking deposito ang nilagay, kaya pasok ito sa pinamagatan kong Yamashita Treasure. Ayan, mga katiits. Okay, sa pagkatapos sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin kulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat, mga katiits. Thank you.